Hello guys, welcome back to my channel. Today's video, I'm gonna give you some review all about my fake nails that I bought yesterday. I have a blog, syempre, yung regarding sa Novo Hole, tapos Japan Home Center Hole, and also the Japan Surplus, yung mini cabinet ko. So, kung napanood yun guys, nandun na feature ko yung fake nails ko. Anyway, today I'm gonna share with you if maganda ba or hindi ang fake nails. So, guys, before I start, thank you for all the subscribers na nag-aano sa akin sa YouTube channel ko, and also sa mga nanonood. Ayan, hello guys. So, welcome again, and thank you for everybody na nagsusupport, lalong-lalo ng aking hubby na full support sa akin. And also guys, please subscribe on my YouTube channel. Click the thumbs up. YouTube channel, then subscribe, and also follow me on my Instagram account. I am Stevie Pai, and if you want to add me on my Facebook, just search my name, Stephanie Ann Kaya. So let's get started, guys. Okay, so ito, di ba? I bought it, Smart Girl. Ayan, ito yung Smart Girl na fake nails na binili ko. Okay, so it cost me 66 pesos. So, super ganda niya kasi ang bilis siyang maubos, guys. Nung pumunta ako kanina doon sa Japan Home, wala na sila. Oh my gosh. Buti na lang dalawa yung binili ko. So, reserva tong isa. So, guys, ito yung fake nails. Ayan. Okay, so, ito yung thumb. So, nagkasya siya kaya kailangan ko mag-review. Ayan. So, guys, ayan, isi-share ko yung nangyari. Kanina kasi, naglagay ako ng fake nail. So, sabi ko, sige, try ko yung adhesive. So, when I put the adhesive on my fingertips, so, madali lang siya idikit. Kasi yun muna ididikit nyo yung adhesive. And then, after that, you can put your fake nails. And suddenly, nagwash ako ng plate or nagamit ko yung hands ko na basa siya. Natanggal siya. Totally. Okay? So, okay lang din siya, pero I think one day lang na magagamit mo yung fake nails mo. Pero if you want 2 days or 2 to 3 days, pwede naman using your glue. May glue kasi siyang kasama. So, napaka mahirap siya kasi feeling mo mighty bun siya. So, papakita ko sa inyo. I-open ko yung Smart Girl ko na fake nails. Ayan, nakita nyo, diba? Ayan yung natatanggal siya. Tinanggal ko talaga siya totally. So, open natin. Okay. So, guys, as you can see, ito yung fake nails na binili ko for sa Japan Home. This is Smart Girl Medium Length. And this is an antifungal nails. And 47% thinner than other than brands. And also, they have two-way nails. Meron siyang glue a while ago, sinabi ko. And then, yung adhesive tab included. They also have 24 nails in 10 sizes. Okay. So, medium length siya. Open natin kung ano yung nakalagay doon. So, ayan. Okay. So, guys, ito yung kasama niya. Different sizes siya. Depend din na lang sa anong size ng mga nails nyo. Super love ko siya kasi hindi siya ganun kahirap ilagay. First time ko talaga mag-fake nails. And this is the glue. Ayan, Smart Girl Glue. Okay, ito siya. And then, if you open it, meron siya sa likod. Ito yung sinasabi ko sa yung sinasabi ko sa inyo na adhesive. Sige, papakita ko sa inyo. Ayan. Yan, nakikita nyo na. Adhesive siya. Sorry kasi yung isang thumb ko is wala ng fake nails. Okay, ayan. So, itong mga adhesive tape na to, ito yung ilalagay nyo dun sa nails nyo. Dito siya. So, ididikit nyo lang siya isa-isa. So, magta-try tayo later. And after that, before you put your adhesive or let's say the glue, ito, yung glue, kailangan meron tayong prep pad. Kasama na rin siya for Smart Girl. Ibig sabihin, you need to wipe it off the dirt, and tsaka kailangan hindi smooth yung thumb nyo or yung nails bed nyo. Okay, dapat rough siya para dumikit yung fake nails. And also, ayan, meron silang mga different sizes for the fake nails. Okay, open natin.
Charan! Super, super love it, diba? I want to have more fake nails pa. So, they have other sizes. Ito kasi hindi siya kasha sa aking, ano, parang feel ko sa hinlalaki to sa paa eh. Masyado siyang malaki. Yung ibang sizes. Anyway, ito, meron din siyang parang file na ginaganon siya. So, i-explain ko bakit meron din nito at meron din ganito. So, guys, bago kayo mag, ano, gumamit, syempre, kailangan malinis ang inyong mga kamay. So, start tayo. Try natin itong adhesive. Okay? Open natin. Marami siyang, ano, marami siyang type. Let's say, pag naubos na yung adhesive nyo, pwede nyo naman gamitin yung glue. Ayan. So, mamimili tayo kung dito natin ilalagay sa ating hinlalaki. So, kailangan, ito yung ilalagay natin. Ito. Kita ba? Ayan. So, itanggalin nyo lang siya. Dahan-dahan lang. Pero sabi dito, ihuhulin nyo yung thumb nyo. Eh, syempre, yun na lang yung natira. Nalagay na yung iba. So, kasi kalimitan yun yung inaano natin eh. Hinuhuli. Yun yung ginagamit. So, ayan, girls. So, pagkalagay dyan, ay pagkakuha natin, ilalagay natin dito sa ating cuticle. Ayan. May kita nyo, transparent siya. Ayan. Okay. So, ipipress mo lang siya para dumigit yung adhesive tape or tub. Natin natawag. Ayan. So, after that, syempre, kukuha tayo ng ating yung ating nail, full fake nails. Ganyan. So, ito yung nakuha ko. Kasi, guys, makikita nyo, meron siyang pa-curve and then pa-square. So, medyo tricky siya ilagay. Meron kasi ditong, let's say ganito, dito yung square, dito yung sa dulo yung square niya, and then pa-curve dito naman sa cuticle. So, ayan, lagay natin. But before that, you need to remove the adhesive. Meron siyang parang tear here na tinatawag. So, ayan, remove natin dahan-dahan. After that, nakita nyo na, ayan, medyo, yung, kung ano yung clear na yan, yung makintab-kintab. And then, isize nyo lang siya sa inyong kuko. So, i-press nyo lang siya, at least siguro mga 30 seconds. Ayan. So, try natin. Tcharan! So, ayan guys, meron na tayong isang nailagay na using adhesive. For the glue naman, napakadali lang yun guys. Ang gagawin nyo lang pag sa glue, syempre, open nyo siya. Ganito siya. Ayan. Ito yung glue niya. So, mangyayari yan guys, put a little drop lang naman dun sa ating nail. Pagkalagay mo dyan, let's say ganito, pwede dito, o kaya dun din, pwede ka rin maglagay sa fake nails mo. Okay? Ayan. Ayan na yung glue. Okay? So, takpan natin. And, kuha tayo ng kasize nito. Let's say, dito, meron yan eh. Ayan. So, yung curve, baliktad. Lagay natin dyan. O, diba? So, at least 30 seconds again. I-hold nyo lang siya kasi glue. Minsan kasi nagpa-pop siya, tumatalsik siya. So, yun yung ipe-prevent natin. Okay. Ayan. O, diba guys? Ito na yung aking fake nails. So, nadikit siya using adhesive tape or adhesive tab and also the glue. So, tuturuan ko naman kayo for removing the, ano, the tawag dito, yung mga natitirang glue. Okay? Ayan guys, nalagay na natin yung ating fake nails. Ngayon naman, tatanggalin natin siya, yung, kung ano yung dinikitan natin na glue. Let's say ito. Ayan, makikita nyo may puti siya. So, ayan. Katulad nito, may puti din siya. Okay? So, ang gagawin natin, all we need to do or all we need to buy is this. Meron akong mga hack na paano
paano maalis yung pinaka-white na glue or mga natirang glue dun sa ating kuko. Okay, bumili po ako ng Mighty Instant Glue Remover. This is Remove Glue Fast. And then, using your cotton balls, ayan yung mga kailangan. And also, yung sinasabi ko sa inyong files, ayan, nail files, ito, galing Smart Girl, ayan yung mga kailangan natin, okay? Pero guys, kung let's say hindi siya natanggal, pwede nyo siyang gamitan ng acetone. Isusok nyo lang yung acetone sa isang container within 30 seconds. And then, pagkasook nun, unti-unti nyo siyang tatanggalin using ito. Kaya meron, diba, sa Smart Girl na ganito. Ibig sabihin, ganito siya tatanggalin. Unti-unti nyo siyang iaangat siya sa gilid. Gaganunin nyo siya. Kasi guys, yung iba kasi sinasabi, medyo masakit siya tanggalin. So, pagkasook nyo ng 30 seconds, unti-unti siyang lalambot. Tapos, gaganunin nyo lang siya sa cotton para mag-push dun sa pinaka-cuticle niya para umangat. And then, syempre, hindi kailangan ganun yung pag-angat. Kundi ito yung gagamitin nyo, yung free na stick na kasama. So, igaganyan yung unti-unti, pababa, paganyan. So, next, paano siya tatanggalin? Ito nga, lalagyan natin ng Mighty Remover. Okay? So, ayan. Makikita nyo. May clear siya na liquid na nalabas doon. And after that, cover nyo kasi baka matapon. And then using your, ayan, diba muntika na, using your cotton balls, irarab nyo lang siya on your nail bed. Ayan. After that, ayan, medyo nalesen yung kanyang glue. Syempre, gagamitan nyo ng Smart Girl nail file. Okay. Iis-isin nyo lang siya. Para matanggal yung parang dikit niya sa kuko. Okay. Gamitan nyo lang siya niya. Alam nyo guys, mas gusto ko talaga yung ano, yung adhesive kasi madali siyang tanggalin. Irarab nyo lang siya para siyang scotch tape. Diba? Ayan, irarab nyo lang siya. Okay. Pagkatapos niyang punasan nyo lang. Pag na-feel nyo na medyo rough pa rin siya, pwede nyo pa rin anuhan ng cotton na may Mighty Remover. Ayan. Pag hindi pa rin makontento, alam niyo guys, nabibili to sa mga Ace Hardware, only 40 pesos, 39.75 siya. So, si Javi rin na nagsabi sa akin ito. Akala ko talaga walang ganito na remover. Grabe. So, again guys, nakita niyo kung ano yung pagkakaiba nung may glue sa walang glue. Okay? Medyo may white-white siya sa gilid, pero okay lang yun basta hindi siya yung katulad nitong may glue pang natira. So, ayan yung aking nail hack for today. So, using your Mighty Instant Glue Remover, this is only $39.75 sa Ace Hardware. And also, use your cotton balls and nail files. Ayan. Ayan yung kalalabasan niya. So, nakakatuwa kasi hindi lang yung parang isusok lang sa acetone, i-antayin mo siya, syempre. Mahirap kasi kung lagi mong i-scrub yung nail beds mo. Medyo delikado talaga siya sa inyong mga kuko. So, ayan. Ayan guys, sa mga gustong gumanda yung kanilang nails, kasi syempre katulad niya namumuti yung nails ko. And nakikita niyo tong aking dalawang nail cream. Ito yung isang Nail That Wow and also Nail Cream Blooming Jasmine. So, parehas lang naman sila ng effect. So, parehas din silang mabango. Ngayon, ito kasi ginagamit ko before. Ngayon naman, ito yung gagamitin yung Nail That Wow na view ko na, preview ko na to. Nakapasama ko na, I mean, sa aking vlog dun sa Daiso mini haul ko. Kasama dun yung ano eh, yung Novo, yon nandun yun. Just click my video there. Ayan. So, try natin. Open natin siya. So, guys, super, kasi kalimitan sa mga busy people na hindi na nakakapag-manicure or let's say, laging nagda-dry yung kanilang nails. Ito lang yung ginagamit. And, syempre, guys, ako kasi yung nails ko, kalimitan, pag humahaba na siya, nagpuputol-putol siya. So, ito lang yung ginagamit ko. Siyempre, mahilig din ako mag-nail polish, lalo na yung mga matte colors.
Ayan. So, spread nyo lang siya. Every night, gamitin nyo to, girls, kasi malaking tulong talaga siya sa inyong mga nails. Ayan. Spread nyo lang siya. Okay. So, ayan. May kita nyo. Matutuyo naman siya and then mabango din siya pag inamoy nyo siya. Ayan. So, guys, okay. Ayan. Nilagyan ko na yung kabila kong puko. I-spread nyo lang yung mga ibang natitirang white. Okay. Katulad kanina kasi, iba na kapag ano ko, nagtanggal ako ng fake nails and then may mga glue na naiwan. Yan yung kailangan nyo rin i-apply sa inyong mga nails. Okay. So again guys, so nakita nyo yung aking review all about my fake nails. Paano siya tanggalin, paano siya ikabit, so saan siya nabibili, ano yung mga hack, ano yung mga gagamitin for removing your glue on your nails. And also, please bear in mind, syempre, ingatan natin yung ating mga kuko kasi medyo, syempre, maselan din siya kahit papano. And guys, thank you for watching on my fake nails review. Syempre, I like my hairband for today. Hindi ako masyado nag-ayos. I like to be natural on my video. And thank you for watching, guys. See you on my next video for let's say, I'm going to have a review. Ano yung mga, kasi may nag-request sa aking Facebook account na, hi, pwede bang magkaroon ka ng review dun sa very affordable na BB cream para dun sa, kasi medyo oily face siya. So, sige, go ako dyan. Magre-review ako. And if you have any comments, you can comment on my description box below. Syempre, you need to thumbs up and subscribe on my channel. See you on my next video. Bye!